Joke time! Pedro, bakit ka nakatulog sa gitna ng klase? Napakalambing kasi ng boses mo, ma'am. Yun ang dahilan kung bakit ako nakatulog. Eh, bakit yung iba? Hindi naman sila nakatulog eh. Kasi, ma'am, hindi sila nakikinig sa'yo. Joke time! Han, gusto mo bang magpalagdag ako ng bobs? Huwag na. Okay na sa akin yung dalawa. Joke time! Pedro, saan ang nauna? Itlog o manok? Siyempre, manok. Bakit, Pedro? Manok ang nauna, Juan, dahil ayon sa mga eksperto, nag-evolve ang mga hayop sa pamamagitan ng prosesong kilala bilang evolusyon na ang pagbabago ng mga katangian ng isang species sa ilang henerasyon. Ang evolusyon ay maaaring sanhi ng mutation, migration, natural selection, genetic drift, at random mating. Nauna talaga ang manok, Juan, dahil hindi natukoy kung nanggaling ba siya sa itlog. Mali ka, Pedro. Huwag kang maniwala sa science. Ha? E bakit naman, Juan? Ayon sa banal na aklat, 6 na araw ginagawa ang lahat ng mga bagay. Ha? E paano, Juan? Di ba unang ginawa ang araw? Oo. Pangalawa ang kalangitan? Oo. Pangatlo ang kalupaan, mga halaman at karagatan? Oo. Pang-apat ang buwan at mga bituin? Oo. Pang-lima ang mga ibon at mga nilalang sa dagat? Oo. Ang pang-anim o panghuli ay ang mga hayop sa kalupaan at si Adan. Pero walang nabanggit na itlog, Juan. Nasaan? Na kay Adan. Isang araw, naglalakbay si Robin patungo sa malayong lugar na tirahan ng kanyang kilala na isang albularyo na si Mang Isko. Si Mang Isko ay kinikilala bilang sikat na manggagamot ng mga sakit sa kanilang lugar dahil sa mahiwagang boko na siyang sadya ni Robin doon. Si Robin ay kabilang sa mga masisipag na non-medical frontliner laban sa lumalaganap na virus sa kanilang lugar, kaya pinagsisikapan niya na makapunta sa lugar na kung saan matatagpuan ang mahiwagang boko. Habang siya ay naglalakbay, dito sila magkatagpo ni Mang Isko at dito na niya malalaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kwento ng mahiwagang boko. Mang Isko, magandang araw sa iyo. Mabuti at nagkatagpo tayo. Magandang araw din sa iyo, Robin. Mabuti nga at nagtagpo tayo. Papunta sana ako sa kabilang bundok. May pasyente ako doon. Bakit ka pumunta dito? May pasyente ka bang ipapagamot sa akin? Mang Isko, tungkol po ito sa mahiwagang buko. Paano mo nalaman ang tungkol sa mahiwagang buko? Nagkwento kasi ang lolo ko noong buhay pa siya. Mukhang hindi mo pa alam ang buong kwento tungkol sa mahiwagang buko. Halika, Robin, maghanap tayo ng mauupuan upang maikwento ko sa iyo ang lahat tungkol sa mahiwagang buko. Bakit mo ba naisipang kumuha ng mahiwagang buko? Para maproteksyonan ko ang aking pamilya laban sa virus na kumalat ngayon sa aming lugar. Anong virus ang pinagsasabi mo? Lobid ang tawag nila dito. Lobid? Di ba pang tali yan? Opo, Mang Isko. Yan ang modernong sakit ngayon. Kaya mo bang gamutin ang virus? Wala akong gamot dyan. Hanggang bakterya lang ang kaya kong gamutin.
gaano ba kalakas ang lubid na yan? Nako, talagang matindi ang lubid na ito. Kaya niyang itali ang lahat ng mga tao sa bayan. Maging mahirap man o mayaman, hindi na makakalabas ang mga ito sa kanilang tahanan. Talagang matindi ang lubid na yan. Pero kung mayroon kang katas ng mahiwagang buko, kayang labanan yan. Mang Isko, hindi mo pa ba nasubukan na kumuha ng mahiwagang buko? Nakakuha na ako, pero isa lang ang nadala ko. Dapat sana dalawa para maging mabisa ito. Marami sa aming pamilya ang sumubok na kumuha, pero silang lahat ay hindi na nakabalik. Ha? Bakit po? Kapag marating mo na ang lugar na yon, mayroong malawak na ilog na makikita mo. At kung lalapit ka sa bukana nito, may magpapakita sa iyo na maitim na tulay at manipis ito. Libre kang makakatawid sa tulay na yon. Kung nakatawid ka na sa kabila, doon mo na makikita ang dalawang puno ng buko. Ang isang puno ay may asul na bunga at ang isa naman ay may pulang bunga. Kailangan mong kumuha ng isa sa bawat puno. Sa madaling salita, kailangan mong madala ang asul at pulang buko upang maging mabisa ang katas nito. Tandaan mo, Ruben. Pagkatapos mong tawirin ang tulay, mayroon ka nang makikita na balansa. Balansa? Ano yun? Sukatan yun ng bigat o timbang ng tatawid pabalik sa tulay. At dito mo na maiisip na dinadaya ka. Dinadaya? Bakit po? Dahil ang bigat ng tatawid muli sa tulay na yun ay 1 kilo na lang ang kulang nito. Kung sumubra ito ng 1 kilo, mababasag agad ang tulay. Kapag nahulog ka sa tubig, kakainin ka ng mga buhaya doon. Mang Isko, pwede bang ihagis ang mga buko sa kabila o pagulungin na lang ang mga ito sa tulay? Nako, hindi. Kapag gagawin mo yan, mawawala ang tulay. Ang hirap pala at nakakatakot din. Halimbawa, kung iiwan ko na lang ang mga buko at tatawid sa tulay pa uwi, pwede po ba? Pwede. Pero buong buhay mo, hindi na magpapakita sa'yo ang tulay na yon. 1 beses lang ito na maaaring magpakita sa 1 tao. Ganun po ba? Maraming salamat sa iyo, Mang Isko. Ngayon, tutuloy ka pa ba doon? Opo, Mang Isko. Makikipagsapalaran po ako para sa aking mga kababayan. O sige, basta sinabi ko na sa iyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa mahiwagang buko. Kung sakaling dala mo na ang mga buko pa uwi, huwag mong pansinin kahit sinong matatagpuan mo sa daan. Sa wakas narating na ni Robin ang tulay at siya ay tumawid agad. Ayun! Nakita ko na ang mahiwagang buko. Totoo nga, may asul at pulang bunga. Sana hindi ako mahirapan na tumawid pabalik sa tulay na ito. Ito ang tinutukoy ni Mang Isko na balansa, hugis bilog. Papatong na ako sa balansa para malaman ko ang kapasiti ng tulay. One more? Ang ibig sabihin, 1 kilo na lang ang kulang. Hawakan ko na ang 1 buko. Okay. Ang ibig sabihin nito, hindi na pwedeng dagdagan. Hawakan ko pa ang 2 buko. Danger? Naku! Pag-isipan ko muna kung paano ito itawid. Kapag 1 lang ang hawakan, pwede siyang itawid. Kapag 2, delikado. Kailangan, bitawan ang 1. Meron na akong naisip. Sigurado, makakatawid ako nito. At madadala ko ng sabay ang 2 buko. Pambihira. Paano niya ginawa? Masipag at matapang talaga ang batang ito. Matalino pa. Pagdating ko ngayon sa bahay, tingnan ko agad sa mahiwagang kawa kung paano niya itinawid sa tulay ang 2 buko. Dito ko siya ngayon makikita. Pambihira. Parang naglalaro lang itong si Ruben.
Ha ha ha!